naman po na maganda po ang palakad ng ating dating presidente Marcos. Yes. Kaya nga po umiyak ako nung mapaalis sila sa Malacañang, which is sa likod sila dumaan. Sa likod sila dumaan ni Marcos. Check the mic and make sure it sound right, boys. Radio, yeah. Which is idol ko si President at si First Lady Imelda Marcos. I am Teresita Gaccion. Ilang taon na po kayo ngayon? I am 79. Wow. So malakas, years old. 79. Wow, malakas pa po kayo talaga. Parang, praise the Lord. I am the mother of Miss Kapitana Gemma. Gemma. Gaccion Cribillo. Our Kapitana of 198 Pasay City. Soon, siya ang Kapitana ngayon. Siya ang Kapitana namin. I am the mother. I'm already 79 years old. 79 years old. And it's coming February 10th. Yeah. Praise the Lord. Anong ko lang po, ma'am? Ano po yung trabaho niyo nung panahon na yun? Nurse. Nurse. Wow, nurse yun. For 38 years. Sanayon ng kabataan. Yan. So, that was based in Naiya, Pasay City. Pasay City. Now, before Naiya, now it's already Naiya, Pasay City. So, pwede po ba kayo, ma'am, mag-share sa amin ng kwento about Marcos noong panahon na yun? Praise the Lord. Noong panahon niya, naiyak na ako. Mura ang mga bilihin. Hindi ko naman sa pag-ano. Totoo naman. Totoo. Hindi ho ako nagsasabi ng sinungaling kasi by this time na may edad na ako, I remember mga bilihin, mga gasolina, mga bayad sa sasakyan. Nagko-commute kasi ako from Baclaran pa ako noon nakatira. Noon may bahay na rin kami sa may Naiya. Aeroville, Naiya, Pasay City. Maganda po ang hindi ko naman sa pagmalaki, totoo naman po. Maganda po ang palakad ng ating dating presidente Marcos. Yes. Kaya nga po umiyak ako nung mapaalis sila sa Malacañang, which is sa likod sila dumaan. Sa likod sila dumaan ni Marcos. Sa likod sila dinaan naman sa Malacañang na likod. Naka-monitor po ako noon sa radio. Sa radio, yeah. Ah, hindi po. Anong panahon na yun po, hindi po kayo kasama sa ano sa people power ng EDSA. Hindi po kayo kasama. Oh, Lord, hindi po. On duty ako. On duty ka noon time na yan. Yung hindi po, iba po yun sa akin. He's my son. Ito, the brother of Kapitana. Ah, ito, Kapitana. Opo, opo. Ah, ito. No, he's not the one. Yung nakawilkir mi sa akin kasi diabetes. Ayun na, Kapitana. Lahi sila. Yan. Anak ko may ano? Ayun to, anak. Anak ko rin. Anak ko rin. Anay. No, ipimain po sa akin. Bakit po kayo ay napaiyak? Wala po ako, sir. No, ipimain. Baliktarin mo lang yung note, Inoy. Opo, lalabas. Naalala ko po yung mga kapatihan na gawa niya sa mga empleyado. Ay, iba po yun. Iba na po niya. Iba po yun. Kaya naalala ko. Which is nga, ngayon, siyempre may mga anak at may mga apo nahihirapan din maghanap ng trabaho. Yes. kasi parang pahirap ang gobyerno natin. Siyempre may mga anak ako, kaya kung minsan may mga apo nakaasa pa rin sa akin magamat may pension na ako. Siyempre kahit ka na may pension ko, marami ka naman tinutulungan sa mahal ng bilihin. Yan, naalala ko yung panahon ng ating late President and First Lady Marcos. Kababayan ko, my mother is from Leyte, Carigara. Kaya, hindi ko naman sa pagmalaki, ano po, na nag-retired ako way back 2007 sa DSWD. I'm a retired registered nurse. Sanayon ng kabataan. Project ni First Lady yun. Mga street children, mga batang palaboy-laboy, pinukuha namin. Mga wala nang magulang. Nag-alaga po ako. Naalala ko yung mga batang yun. 38 years po ako nag-serve sa DSWD. Pero yung mga bata ngayon, Nay, ngayon, naalala ka pa nila? Opo, kasi minsan nakikita ko rin sila sa may Mia. May nagsa-sidecar.
sabi nila, Mami, sabi ko, alala niyo pa ako? Ako yung si Mami at tawag nila. Si Mami Tess Faction. Na opo, me, magbait kayo ha. Mabuti meron na kayong, ano, may trabaho na kayo sa ito. Yung isa yung na-interview si Esmeralda, he was once our client. Yung nandyan kanina na nakikipag-usap din sa inyo. Apo. Kliyente namin siya na yun. Nasa akin na siya, kinuha ko siya. Sa nayon ng kabataan. Ngayon, senior na siya. Walang pamilya. Nawa din naman ako. Tanong ko lang po, ma'am, magkano po yung sahod nyo nung time na yun? Po? Nung nurse pa kayo? Nung parang, time na yun? Parang 2,000 lang yata. 2,000? Somewhat, hindi ko na. Sorry, I cannot remember. Basta 2,005 lang. 2,500 lang nung panahon ni Marcos. Opo. Pero napakalaking halaga nun, no? Malaki na, malaki na po. Marami ka na magbibigin. Malaki na, marami na. Eh ngayon po, I am receiving my pension 8,000 na eh. Plus my husband is a retired Air Force, pero wala na siya. Mas malaki sa Air Force kasi si Dalo. Doon na lang medyo bumalik. 25 years, opo. Doon na lang. Kasi may mga apo, may mga anak na humingi ng tulong. Eh sabi ko, sana bumalik naman yung dating panahon ng ating president, late president and first lady. I am praying, hopefully na nalo ang ating si Bongbong Marcos. Salamat sa Diyos. Thank you po rin sa inyo, sa paalaala nyo. Hindi po kami makakalimot sa kanila. Salamat po. Praise God. Thank you, Lord. Salamat din po sa inyo. God bless you all. Mami Tess. Mami Tess. Gakterisita Gaksyon. Gumalang Gaksyon. Gaksyon. Gumalang. G-A-C-C-I-O-N. Ilang taon na po kayo, Nay? 79. I will be 80 this coming February 10. Teresita Yamala. February? 10. Gaksyon. 2022. Ngayon, ngayon 79 siya ngayon. Mag-80 na. Oh. Two months na lang. Malapit na kami makapunta sa bahay. Opo, opo. Likod lang kami ng Nayon. Ng Nayon ka ba? Nayon Pilipino. Anak na kapitana. Oh, malapit. Nayon Pilipino. Kasi my daughter is the kapitana. Kapitana. 198. Ayun. Kapitana Gemma Gaksyon Cribillo. 198. So, Nanay, halimbawa pag si Bongbong na ang manalo bilang presidente, ano ang mensahe mo sa kanya? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sakaling siyang manalo, may balik man lang sana ng ating mananalong presidente ang mga mumurahing bilihin at ang mga pag-aaral ng mga bata kung maaari. Wala nang masyadong bayaran. May bayaran man, huwag naman masyadong mahal kasi. At saka, lalo na po ang hanap buhay. Bumalik na po sana ang hanap buhay kasi natutong mag-abroad. Kamagay noon naman may nag-a-abroad. Pero lalo na ngayon, matutong mag-abroad naman. Hindi na mag-abroad ang mga naghihiwalay ng mag-aasawa. Kasi doon nag-uumpisa yung hindi pagkakasunduan. Hihiwalay minsan. Hihiwalay. Nakakaawa ang mga bata. Naawa ako. Marami naghiwalay. Naawa ako sa mga apo. Hopefully, I'm praying. Salamat sa inyo. Paris na ba? Nandiyan pa si Kapitana. Nandiyan pa si Kapitana. Maraming salamat. Siya yung Kapitana yung nakaupo sa wheelchair. God bless also. Thank you very much also. God bless. Thank you. Maraming salamat. Napakalaking tulong po yung ano nyo sa amin. Malaking tulong din yung biyaya na ibinigay kung sino man ang nangyay. Pero alam ko, si Bongbong. Salamat sa kanya kahit papano. Nakakatulong sa mga nangangailangan. Salamat po. Thank you. Salamat. Kayo din. Salamat. Napakalaking ano po yun sa mga nanonood natin, mga views natin, para malaman nila yung mga kwento-kwento about Marcos. Kailan ko kaya mapapanood? Bukas po, pwede po. Bukas, sa YouTube. Opo, sa YouTube. Opo.